Ang mga bata, maraming kinatatakutan at isa na nga rito, ang dilim. Kaya bilang magulang, dapat alamin natin ang mga paraan para ang kanilang takot, mabawasan. Kapag liwanag ay naglaho, ano ang mararamdaman mo? Sa kadiliman, nagiging mapaglaro ang isipan. At kung ano-anong katatakutan ang nagsisilabasan. Itong mami na amin nakilala, meron siyang kinatatakutan. Natatakot siya dahil ang kanyang chikiting natatakot sa dilim. Lights on, lights off! Diyan nag-ugat ang pagkatakot sa dilim ng chikiting ng kumari natin. Sa gabi, mga 9 o'clock, inaano ko na sila, pinapatulog ko na sila. Minsan hindi siya makakatulog mag-isa kasi lalo na kung naka-dim light lang kami. Doon, gusto niya, sabay-sabay kami talaga matutulong. Ang pangatlo sa apat niyang anak na si Peter, talaga naman daw inaalala ni Mami Maricar dahil sa pagiging sobrang matatakutin nito sa dilim. Sa mga napapanood na horror films daw kasi ang madalas na pinanggagalingan ng takot ng bata. Kaya sa edad na 6 na taon, hindi pa rin daw maiwang mag-isa sa pagtulog si Peter, lalo na kung patay ang ilaw. Nakadadagdag din daw sa problema ang minsang pananakot ng daddy nito kapag nagiging makulit ang bata. Karamihan ginagawa yun ng daddy niya. Siya ang lagi nanluloko. Lalo na pag makulit, sabihin, may lalabas na ganito, bahala ka. Yung ganun mga salita. Sa dilim po ako, may naiisip kasi po ako, ito baka lumabas. Wala si daddy, wala si mga kapatid ko, taksi mami, doon ako umiiyak. Sa permiso ng kanyang mga magulang, isang hidden camera ang aming kinabit sa kwarto ni na Peter sa oras mismo ng kanyang pagtulog para maobserbahan ang behavior ni Peter. Sa una ay masaya pang nag-uusap ang mag-ina hanggang unti-unti nang makatulog si Peter. Kaya naman, pinatay na ni Mami Maricar ang ilaw. Ilang saglit lang ay naalimpungatan at nagising ang bata. Tila naramdaman na ni Peter na mag-isa lang siya sa madilim na kwarto. Dito na siya nagsimulang umiyak. Nang binuksan na ni Daddy ang ilaw, doon lamang nakaalis sa kanyang pwesto ang bata. Ang ganitong klaseng suliranin, kadalasan may dahilan. Kaya naman, isang eksperto ang aming lalapitan. Sinamahan namin sa isang clinical psychologist si Mami Maricar upang malaman ang mga dapat isaalang-alang sa kaso ni Peter. Dok, may problema po kasi ako dun sa anak ko, yung 6 years old. Takot po kasi siya sa dilim. Mami, kasi no, ang nakikita ko dyan, parang unang-unan sabi mo may takot sa dilim. Pero kung napapansin mo, habang nagsasalta ka kanina, ang sinasabi mo, sa loob lang ng bahay nyo. So, basically, dalawang klaseng pagkatakot ang makikita mo dito sa iyong anak. Yung tinatawag nating fear of the darkness, yung acrophobia, at saka yung tinatawag nating fear of closed space kasi nakakontain lang sa bahay nyo. Ang bata, tinatawag natin, napaka-resilient yan. Basta kung ang magulang tama ang tinuturo, mas madaling mawala yung mga pangit o negatibong behavior. Dapat daw iparamdam sa chikiting ang pagiging secure. Kaya't hanggat maaari, samahan ito hanggang sa kumalma at makatulog. Isa pa raw paraan ay ang cognitive behavior therapy o ang palagiang pagpapaalala sa kanya na huwag matakot. Iwasan din daw ang pagkukwento ng mga katang-isip bago matulog. Pag-usapan na lang daw ang mga naganap sa araw ng inyong anak. I-explain din sa chikiting kung bakit kailangan patayin ang ilaw tuwing matutulog na. It's about time to modify kung ano yung mga nakasanayan natin. May pwede buksan muna yung ilaw. Tapos, eventually, unti-unti, anak, ahaba sa pagdating na ganyan, talagang kailangan sasara natin yung ilaw kasi hindi pwede. At para sa mga magulang, a big no-no daw ang takutin ng bata. Iwasan na rin ang pagpapanood ng mga nakakatakot na palabas, lalo na bago matulog. Pero mga kumare, kung may ganitong problema, huwag masyadong ma-stress.
May tuturing naman daw na normal sa mga bata ang pagiging matatakutin sa dilim. Dahil love nating mga misis ang ating mga anak, tamang gabay sa kanila ang dapat nating pairalin. Lights off na ang takot at pangamba sa kanila. Lights on naman tayo sa good vibes at pagiging happy kids nila. Sa mga kumari ko dyan na may kaparehong problema sa kanilang mga bagets, mas mainam kung gagabayan natin ang kanilang paglaki. Dahil ang pagkatakot sa dilim ng ating mga anak ay isang stage lamang na kanila ring malalagpasan. Tandaan, tayo ang kanilang ilaw sa anumang dilim na kanilang tatahakin sa buhay.